What's up mga kaibigan? So, andito naman tayo again for another tutorial with regards to Canva. Kasi may nag-message sa akin kung paano daw gumagawa ng mga posters na kagaya na sa Facebook, kagaya niyan, yan, na may magandang quotes and then may background na maganda. So, wag na natin patagalin ang intro na to. Let's proceed with the tutorial. So, ang ginamit ko nga pala guys na application ay Canva. So, ito ay pwede mong gamitin sa PC and pwede mo din siyang gamitin sa cellphone. So, ganito lang gagawin nyo guys. So, punta lang kayo doon sa homepage nyo. By the way nga pala, mag-sign up kayo sa Canva. Okay din naman yung free account. Pero I suggest ako mag-subscribe kayo kahit 1 month para makita nyo talaga yung features ng buo ni Canva. So, create lang tayo ng design. Create a design. So, usually guys, ang ginagamit ko dito is yung pang logo, para square siya. Pero pwede nyo naman gawin sa kahit anong size, bahala kayo. Pero for the purpose lang ng example, gagamitin ko logo. Yan. So ako, bali ang, syempre, ang una kong ginagawa is mag-iisip ako ng background. So, sunrise. So, click natin dito. Halimbawa, sunrise. Gusto natin background sunrise. So, yan. So, click natin yung photo. Tapos, makikita natin yung mga free. Yung mga free guys, yun lang yung pwede nyong gamitin pag hindi kayo nakasubscribe sa Canva. So, pag nag-subscribe kayo sa Canva, lahat ng photos pwede nyong gamitin. So, pili lang tayo dito guys. Ito, para maganda to. So, yan, punta natin. So, yan guys. Ang gawin natin dito guys, stretch lang natin siya dun sa, kasi laki nung canvas. Yan. Stretch lang natin. And iano lang natin siya sa liking natin na kung ano ba yung itututok natin. Syempre, hindi naman siya ka-size. So, tingnan natin kung ano yung best fit para sa at. Para pag nilagyan natin ng text yan, lilitaw yung text. Yan. So, ayan. Adjust natin. Yan. Pero siguro to, para sa akin, best na to para sa akin. So, okay. Okay. And then, ganito gagawin natin. Ilalagay na natin yung text. So, ganito kasi yung workflow ko. So, background muna. Then, saan ako ilalagay yung text. So, yung text, dito sa gilid. Punta dito sa gilid. Yan. Click nyo yung text. And then dito, pwede kayong mamili ng mga font. So, hanap tayo dito, guys. Pero kung may gusto na kayo na font, yun, pwede nyo hanapin dito kung anong font yun. Ayan, ito. So, click lang natin yung gusto natin gamitin yan and lalabas na siya doon sa ating canvas. So, yan. So, kung mapapansin nyo dito, parang hindi siya kita, diba? So, mamaya ayusin natin yan. Yan. Yan yung itsura niya. Yan yung format na lalabas sa niya. So, delete lang natin to. Ito, gusto nyo lagyan ng... yung iba kasi nilalagyan nila ng ano nila eh. Ng parang watermark. Halimbawa, pangalan nyo. Nalagay ko, Lester Joash. Yun yung ano ko. Watermark. For the purpose lang naman ng video na ito. Tapos yan. Lagay tayo ng quotes. So, halimbawa, lagay natin, the day you said goodnight. The day you said goodnight. Example na naman, guys. Goodnight. So, yan. So, kung titingnan nyo, guys, meron na tayong quotes. Ayan, may magandang background sa din tayo. Then, meron din tayong watermark. Lester Joash natin. So, ano pa ba yung ways para parang may kulang kasi, diba? So, ano yung way para parang lumitaw, mag-pop up yung words, yung quotes mismo, the quotes itself para mag-pop up siya. So, ganitong gagawin natin, guys. So, kailangan natin yan lagyan ng mga layers pa. So, ito, guys, tuturo ko to. Dito tinuturo ko saan-saan. Ako na-discover ko lang to. Joke. So, ayan. Ganito ginagawa ko, guys. So, dito sa elements, hanapin nyo yung gradient. So, ako kasi mahilig ako maglagay ng gradient. So, click nyo yung photos. So, lalagay tayo ng gradient na black. Tingnan nyo guys ha. Kahit itong gradient na black lang ilagay natin. Tingnan nyo mangyayari. Yan, ito. Click nyo yan. So, yan. So, ang gagawin natin, i-resize lang natin siya dun sa size ng image or kung hanggang makuha natin yung effect na gusto natin. So, yan. So, yan, diba? Lumabas na agad, the day you said goodnight. Pero parang para sa akin, masyadong black na yung likod. So, bawasan natin. Yan. Ayan, pwede din ganyan. Ayan, medyo lumabas na siya. Basta iyan na sa timpla nyo na gusto nyo. So, yan. Okay na, labas na yung the day you said goodnight. And then, parang gusto ko pa rin siya lagyan ng parang medyo may texture yung likod na parang meron siyang parang alam niyo yun yung parang
parang pininta siya, dinrowing. O, parang ganun. So, ito naman ginagawa ko dyan, guys. Naghahanap ako ng parang, ano, ng grudge na background sa, ano, sa Google. Dina-download ko yun and then ina-upload ko dito. So, meron ako naka-ready na dito. Tingnan ko lang sa uploads ko. So, yan, o, ito. Basta, nadadownload lang din yan, ililink ko na lang. So, ito, yan. Example ito, piliin natin to. Yan. Yan, i-resize lang din natin. Yan, para magkaroon lang ba ng parang noise. And then, transparency, adjust lang ulit natin. Ayan. Diba, parang nagkaroon siya ng ano sa likod. And then, ito pa, last na ginagawa ko is, ilalagyan ko na shadow yung text. So, click nyo lang yung text, guys. Tapos, click nyo tong effects. Sorry. And then, click kayo dun sa shadow. Asan yung shadow? Yun, shadow. And yan, palitan nyo syempre ng color to, black. And bahala kayo kung anong gusto nyong parang direction ng shadow. Gusto nyo dito, yan o. Na-adjust kasi yan eh. Ako kasi usually nilagay ko na sa gitna. Zero. Tapos yung blur sinasagad ko. Para hindi siya mukhang solid. Pero depende sa inyo kung anong gusto nyo. And then yung transparency, yan, medyo inaano ko siya. Nilalaro ko siya. Ayan, pag kasi ganyan, okay din naman. Pero parang medyo ano na siya. Medyo parang sobrang visible. Itong upset, di ko na ginagalaw to. Pero kung gusto nyo galawin yan, no, para medyo, sa akin kasi medyo gumigitna. Gigigitna ako lang siyang gitnang gitna. Yan. Okay, gusto nyo ano, transparent talaga, kitang-kita yung shadow, yan, pwede nyo gawin yan para mas mag-pop up yung words. So, ayan. The day you said good night. So, ang gagawin natin guys ay i-download lang natin to. Yan. Download is complete. So, tingnan natin sa download folder kung asan. Tingnan natin. Ayan guys, ayan na yung ano natin, finish output natin kung makikita nyo. Litaw na litaw yung the day you said goodnight. Pero ano lang to, basic example lang to kung anong pwede nyong gawin sa Canva. Actually, madami kang pwedeng gawin sa Canva, hindi lang ito. So, kung interesado kayo sa Canva guys, ililink ko sa baba. I-click nyo lang yan and madadownload nyo na. And if kung gusto nyo, mag-subscribe kayo para talagang makita nyo yung, ano, yung full potential ng Canva. Kasi grabe guys, yung power ng Canva. And napakadaling gamitin. Ano siya? Talagang user-friendly. And I hope may natutunan kayo dito sa video na to. And if may natutunan ka, kindly like, share, and subscribe ka na rin sa channel ko for more tutorials like this one. So, salamat sa panonood and I hope to see you soon. I hope to see you around. Bye-bye! Thank you for watching.